Hello, ako si Alvin, ang inyong tech guy to give you tech tips, reviews, and guides. At ito ang mga bagay na kailangan nyong gawin para matest ang bago nyong laptop. So, kakabili mo lang ng laptop or bibili ka pa lang ng laptop at hindi mo alam ang iyong gagawin. Ito ang step-by-step guide para talaga malaman mo at masigurado na ang laptop na iyong nakuha ay tama at walang problema. So, ang gagamitin nating example dito guys ay ang pinakabagong laptop na aking nakuha. Ito ay ang VivoBook S14 M433. At ito guys, syempre ang mga bagay na aking ginawa bago ko makuha ang laptop na ito at ngayong nakuha ko na siya. Para sa video na ito guys, hahatiin natin ito sa tatlong magkakaibang segment. Unahin muna natin sa bago talaga tayo mismo bumili ng laptop. Syempre bago tayo kumuha ng isang laptop guys, medyo matagal na desisyon yan para sa karamihan sa atin. At ito ang mga bagay na kung sakaling kaya nyong pumunta sa isang physical store, maaaring ninyong gawin para talaga malaman kung ito ang laptop na para sa inyo. Una muna dito guys ay kung napanood ninyo ang aking video kung paano tayo pumili ng laptop, syempre alamin natin ang specs na hinahanap natin para ma-run ang program na ating nais gamitin. Kung sakaling para man sa AutoCAD, Photoshop o kaya for gaming, mas maigi na alam na natin kung ano ang specs na hinahanap natin para mas hindi ito magkonsumo ng oras. Susunod naman dito guys ay aalamin natin kung upgradable ba ang ating laptop. So kadalasan pagdating sa laptop guys, hindi talaga natin na-upgrade ang kanyang CPU at GPU. Ang mga madalas na kaya nating i-upgrade dito ay ang RAM at saka ang kanyang internal storage. So itatanong natin sa ating mga store kung meron bang dedicated slot ang laptop na tinitingnan natin para sa kanyang RAM at storage at kung kaya ba natin ma-upgrade ito. Next naman dito guys ay ang ating user experience. Ito ang mga bagay na ating nararamdaman at nararanasan habang ginagamit natin ang ating laptop. So una, kailangan muna nating i-check ang screen ng laptop natin kung tama ba ang resolution nito para sa trabahong inyong paggagamitan. Susunod naman dito guys ay ang brightness ng ating screen. So i-check nyo guys kung ang screen ba ng kinukuha nyong laptop ay bright enough o kaya kayang maging dim enough sa kung saang environment nyo siya gagamitin. Susunod naman dito guys ay ang keyboard at saka trackpad ng ating laptop. So ang mga keyboard guys ng laptop ay may iba't ibang key travel kung saan yung iba mas malalim para talaga mag-register siya at yung iba naman sobrang babaw para mag-register siya. Syempre may kanya-kanyang preference tayo kaya mas maigi din guys na gamitin nyo mismo ang keyboard ng inyong laptop at physically nyo marandaman kung ang typing experience nyo ba dito ay tama lang. Same guys para sa ating trackpad kung saan dapat ang paggamit nito ay swabe para sa inyo at tama lamang. Lastly guys ay ang speaker quality. Ito ang madalas na hindi na natin iniisip kapag kumukuha tayo ng laptop. So kung sakaling kayo ay nagtatrabaho sa mga maingay na lugar o kaya sa mataong lugar, syempre mas maigi na malakas ang ating speaker at maganda din ang audio quality nito kung sakaling syempre mahilig tayo manood ng Netflix o kaya ng YouTube. Pasintabi lang syempre guys para dun sa medyo matataas ang standards. Kung sakaling ang tinitingnan nyo laptop ay mataas ang specs, mataas ang speakers, mataas ang quality ng keyboard at saka trackpad, at mataas din ang quality ng audio natin, malamang sa malamang mataas ang presyo nyan. So medyo i-prepare lang natin ang mga bulsa natin guys kung mataas ang standards natin or ang demands natin sa isang laptop. Lastly, bago nyo kunin ang inyong laptop, mas maigay kung i-check natin kung meron ba itong scratches or dents para kung sakali ay mapalitan natin ito ng isang mas maganda at mas malinis na unit. At lastly, i-check din natin ang accessory syempre na kasama sa ating laptop para kung sakali man ay mabili na rin natin ang mga kulang dito. So ayun guys, napili nyo na ang laptop nyo at nauwi nyo na sa inyong bahay. Ngayon, ano naman ang susunod nyong gagawin? Unang-una syempre dito guys, at ito ang madalas na kinakalimutan ng karamihan, yan ay picturean ng ating serial number at saka itago ang kanyang resibo. Ako madalas ginagawa ko, tinatago ko ang resibo sa loob ng box at tinatago ko ang box sa isang lugar kung saan hindi dapat ito mawawala, matatapon o kaya masisira. Yan ay para sa pag-claim ng warranty ng ating laptop dahil pag nawala nyo to guys, hindi nyo na makukuha ang warranty ng laptop ninyo. Next naman dito syempre ay ang pag-setup ng laptop natin, ilo-login natin ang ating account, isa-setup natin ang ating password at para sa iilang mga laptop ngayon, isa-setup natin ng
ng ating fingerprint or ang face ID para mas mabilis ang pag-unlock sa ating laptop. Katulad dito guys sa ating VivoBook S, meron na tayong fingerprint sensor dito para mas mabilis natin siyang ma-unlock. So, unang-una ginagawa ko guys, sineset-up ang mga bagay na katulad nito. Ngayon na setup na natin ng ating laptop guys, ang susunod naman natin gagawin ay i-update ang kanyang mga driver. So, meron tayong search bar dito sa baba at i-search nyo lang updates kung saan makikita nyo ang check for updates. I-click ito at kung sakaling may makita tayo ng mga need for update, pindutin nyo lang syempre ang download and install. Next naman guys, after natin i-update ang kanyang software ay mag-uninstall naman tayo ng kanyang mga program. Kadalasan dito guys, ang mga ina-uninstall ko ay ang mga games na ini-include ng ating mga brands. Syempre, nagtitake ito ng storage at madalas di naman natin ito ginagamit. So, ang gagawin natin dito guys, itatype natin sa search bar ang uninstall o kaya add or remove programs at lalabas ang mga listahan ng mga program na ginagamit ng ating laptop. Syempre, pag-aralan natin na maigi guys kung ano yung mga pwede at hindi natin pwedeng i-uninstall. Malaking bagay guys kung matatanggal natin ang mga kailangan nating tanggalin or yung mga hindi naman natin talaga ginagamit na programs para makagawa pa tayo ng room sa mga software or mga program na ginagamit talaga natin or ating kailangan gamitin. Next naman dito guys, i-check natin ang screen ng ating laptop. Ito ang ginagawa natin guys para ma-check kung meron bang dead pixel o kaya backlight bleed ang ating screen. Nilagay ko guys ang link ng website na ginamit ko down below. So i-check nyo na lang yun para malaman kung tama ba at gumagana ng maayos ang inyong mga screen. Next naman dito guys ay i-check natin ang specs ng ating laptop. Lalo na kung in-order nyo ang laptop nyo online dahil madalas sa atin ganyan ang ginagawa ngayon. Minsan nagkakapalit ang stock na nade-deliver sa atin at mas maigi na sigurado tayo sa laptop na talaga nakuha natin. Syempre sa ating home screen, dun tayo sa ating start button guys. Right click, task manager at lalabas syempre ang isang pop-up window. Dito guys, kung medyo mas maliit siya at wala masyadong details, syempre i-click lang natin yung button sa baba na naka-indicate yung more details. Ngayon kapag pinindot nyo yan, lalaki ang ating window at ngayon pindutin nyo naman guys ang tab na performance. Dito sa performance guys, lalabas ang CPU, memory, disk at saka GPU. I-check nyo na lang ito guys kung tama ba ang mga nakasaad na details dito doon talaga sa laptop na in-order natin. Kapag yan mali guys, syempre dapat lang na ibalik natin yan sa ating store para makuha natin ang tamang laptop na ating binayaran. Next naman dito guys ay ang keyboard and trackpad test natin. So kanina chinect natin kung ayos ba yung experience. Ngayon naman i-check natin syempre kung gumagana siya. Buksan natin ang ating Word document, mag-type lang tayo, idagdag nyo na din dito syempre ang mga numbers, delete, backspace, enter. Dapat mapindot natin lahat ng key sa ating keyboard at malaman kung gumagana nga ba ito. Same din guys sa trackpad, itry natin i-register lahat ng mga gestures na available. Scroll up, scroll down, yung magkakascade yung windows, lahat yun guys, itry natin para talaga ma-check kung gumagana ba ng maayos ang ating trackpad. Ngayon naman na na-check na natin ang keyboard at trackpad guys, i-check naman natin kung lahat ng ports ng ating laptop ay gumagana. Syempre guys, depende sa laptop na binibili natin yung port selection natin. Pero mas maigi na saksak natin lahat ng mga bagay na kailangang saksakan. Yan ay para malaman kung lahat ba ito ay gumagana ng maayos. At syempre kung may hindi gumagana dito guys, mas maigi na ipacheck nyo to sa store kung saan nyo ito binili. So after na natin i-update at ma-setup ang ating laptop, i-start naman natin siya ngayong i-charge para malaman kung nagpo-fully charge ba ang ating laptop at para malaman din syempre kung gano'n nakatagal bago ito mag-full bat. Mas maigi kung maiiwasan natin na matagal na nakasaksak ang ating mga laptop para mas ma-preserve pa ang kanyang battery life. Ngayon naman na nag-full charge na ang ating laptop guys, tanggalin nyo na ito at gamitin nyo siya hanggang sa umabot siya ng mga 10 or 20%. Maigi na alamin natin kung gano'ng katagal ang battery life ng laptop natin. Sa panahon ngayon guys, ang average battery ng mga laptops natin ay inaabot ng mga 2 hours to 7 hours depende sa kung anong laptop ang gamitin ninyo. Ngayon, kung ang bagong laptop na kinuha ninyo ay hindi man lang tumagal ng 1 hour guys, mas maigi na i-report natin ito sa kanyang store para mapacheck kung may problema ba siya. So ngayon guys, na-check na natin ang kanyang screen, battery at na-double check na natin ang kanyang mga specs. Time na ngayon guys para talaga i-personalize natin ang ating laptop. Yan ay ang personalization. Syempre, kanya-kanyang preference at purpose tayo ng pagbili ng laptop. So una niyong gagawin ay ang pag-download ng mga programs na kailangan niya talagang gamitin sa inyong laptop. I-check niyo na din kung ang memory ba ay sakto para kung sakaling kukulangin kayo ng memory, either makabili tayo ng external storage o kaya naman
magpadagdag tayo kapag upgradeable ang ating laptop. Next, syempre, nandyan na yung mga shortcuts para mas maigi natin gamitin ang ating mga programs. At finally, na na-set up na natin ang ating laptop at na-test na natin ito, i-personalize na natin ito kung saan masiset na natin ang kanyang theme, wallpaper, icon size, at layout para talaga mas mapadali ang trabaho natin. So yun na guys, lahat ng mga bagay na aking mabibigay para talaga mag-guide tayo kung ano yung mga dapat nating chinecheck or dapat nating ginagawa bago or pagbili na natin ng panibagong laptop natin. Hopefully, nakatulong ang video na to sa inyo at kung meron kayong mga questions, suggestions o kaya negative reactions, i-comment nyo na lang yun down below. At syempre, kung gusto nyo pa ng mga videos na katulad nito, mag-subscribe by clicking the subscribe button down below at i-hit nyo ang bell icon para ma-update kayo kapag ako'y nagpo-post ng videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!